Louis Vuitton, ang isa sa luxury brand sa buong mundo na may value na higit sa $30 billion. Nagsimula ang history nito way back 19th century sa isang teenager na ang tanging ambisyon ay makamit ang tagumpay. Dahil walang pera at pambili ng pagkain, pinasok niya ang kakaibang trabaho sa Atkinson Craftsman para mabuhay, kumita ng pera, matuto ng valuable skills at makagawa ng modern luggage na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Noong 19th century, si Louis Vuitton ay pinanganak at lumaki sa Anche, France sa isang pamilya ng magsasaka at gumagawa ng mga sombrero. Noong panahong iyon, ang France ay nasa kasagsagan pa lamang ng recovery dahil sa Napoleonic Wars. At ang panahon ding iyon, maraming magsasaka, kabilang ang kanilang pamilya, ang nabaon sa pagkalugi. Sa murang edad ay walang nagawa si Louis kundi ang magtrabaho sa kanilang farm. Araw at gabi, siya ay nagtatanim at nag-aani ng kanilang mga pananim, nag-aalaga ng mga hayop at nag-iimbak ng mga kahoy para gawing panggato. Noong 10 taong gulang na si Louis, ang buhay niya ay lalong naging mahirap. Ang kanyang ina ay namatay at agad naman ay nag-asawa ang kanyang ama. Ang naging stepmother ni Louis ay isang wicked bilay na may aalintulad sa isang fairy tale. Ginawa niyang miserable ang buhay ni Louis. Nang umedad na si Louis ng 13, ay lumayo siya sa kanila at nagtungo sa Paris na walang anumang dalang pera at pagkain. Siya ay naglakbay ng mahigit sa 2 taon, tumanggap ng iba't ibang trabaho para lang mapakain ang sarili. Sa kabutihang palad, si Louis ay nakahanap ng trabaho sa Atkinson Craftsman, kung saan tinuruan siya dito kung paano gumawa ng metal, stone, fabrics at woods. Siya ay madalas na natutulog sa kung saan-saan at tanging balaba lamang ang kanyang gamit upang hindi ginawin. Noong panahong iyon, ang kauna-unahang rilis ng tren patungong Paris ay nagbukas. Ang biyahe ay naging madali at ang industriya ay nagsimulang mag-boom. Sinamantala ito ng mga craftsman sa paggawa ng mga custom boxes para sa mga mayayaman. Sila ay madalas na bumabiyahe dala-dala ang paintings, instruments at furniture at kailangan nila na lalagyan na magkakasya ang kanilang mga gamit at makakatagal sa mahabang biyahe. Ito rin ay makakatulong sa kanila upang maprotektahan ang kanilang gamit sa pagkasira. Dahil sa mga skills na natutunan ni Louis habang patungo siya sa Paris, siya ay nagdesisyong maghanap ng trabaho sa train. Sa kabutihang palad, ang craftsman na si Monsieur Marichal ay tinanggap si Louis bilang kanyang apprentice. Hindi man malaki ang kanyang sinasahod, ang kanyang pagiging agresibong matuto ay nagbunga. Siya ang naging paborito ng ilang kliyente ni Marichal at pagkatapos noon ay kinuha siya ng Empress ng France at itinalaga bilang personal boxmaker nito. Matapos ang pagtatrabaho sa Empress ng ilang taon, si Louis ay lalong naging in demand at nagbukas ng kauna-unahang shop. Nang panahon ding iyon, si Louis ay nakaisip ng ideya para sa panibagong produkto na magpapabago sa standard ng mga tao. Nang panahong iyon, ang mga traditional boxes ay gawa sa leather at hugis rectangle. Ang ibabaw nito ay hugis dome, kaya naman ang mga kahon ay imposibleng i-stack o pagpatong-patungin at maraming oras ang kinakain bago pa maikarga. Para masolusyonan ang problemang ito, si Louis ay nag-experiment ng bagong materials at napili nito ang canvas. Kumpara sa leather, ang canvas ay magaan, matibay at water resistant. Ang ibabaw ng kahon ay ginawang flat, kaya naman madali na itong i-stack at ikarga. Habang ang waterproofing compound nito ay ginawang kulay gray upang magmukha itong malinis at modern. Gamit ang canvas materials, si Louis ay gumawa ng slat trunk. Ang bago niyang produkto ay nagbigay ng marka sa panibagong luggage. Ang mga customers niya ay nagustuhan ang bago niyang disenyo, kaya naman ito ay naging mabenta sa loob ng 2 taon at nakilala bilang isang elegant at hindi dapat mawala sa kanilang pangangailangan. Pagkatapos ay muling nakaisip ng panibagong idea si Louis at dito ay naimbento niya ang handbags. Noong panahong iyon, ang handbags ay hindi pinapansin ng mga tao. Maraming tao ang nagrereklamo na ito ay hindi maganda, malaki at nakapagdudulot ng injury sa mga kababaihan. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Louis na ang handbag ay may potensyal at nagsimulang gumawa gamit ang canvas. Dali-dali niya itong inilabas sa merkado at gumawa ng maraming style. Nang sa ganoon ang mga kababaihan ay maikumpara ito sa iba't ibang kasuotan. Kalaunan, si Louis hindi na kinayang ipagpatuloy ang nasimulan. Kaya, kinailangan niya ang tulong ng kanyang anak na si George. Katulad ng kanyang ama, si George ay nakaisip ng panibagong idea na magpapabago sa standard ng industriya. Gumawa siya ng tumbler lock,
na kung saan ang itsura nito ay naging isang treasure chest at upang makaiwas na rin sa mga magnanakaw. Kaya noong panahong iyon, ang mga trunks na may lock pa siyang pinipili ng karamihan. Ang produkto ng pamilya ay lalong naging mabenta sa mga tao. Subalit lumipas ang panahon, ang produksyon ay dumating sa isang matinding pagsubok. Isang hira ang sumabog at naapektuhan ang kanilang negosyo. Sa pangalawang pagkakataon, si Louie ay muling naging palaboy. Sa kasagsagan ng negosyo ni Louie, sumabog ang isang digmaan na tinawag na Franco Prussian War. Ang pamilya ni Louie ay napilitang umalis ng kanilang tahanan at workshop sa Asnières sa labas ng Paris at pumunta sa syudad. Doon, sila ay tumira sa isang craft shelter kasama ng libo-libong refugees. Halos mamatay sila sa gutom dahil sa kakulangan ng pagkain. Nang matapos ang gera, bumalik sila sa kanilang tahanan. Subalit, ganun na lamang ang kanyang panlilumo nang malamang ang lahat ng kanyang materyales ay nawala at ang kanilang workshop ay nasira dahil sa digmaan. Gamit ang natitirang pera ni Louie, ay hindi na nag-aksaya ng panahon siya muling pagtatayo ng kanyang shop at paghahanap ng pwesto nito. Sa kabutihang palad, ang presyo ng property ay bumagsak dahil sa digmaan. Sinamantala ito ni Louie at bumili ng shop. Pagkatapos ng reopening sa loob lamang ng ilang buwan, ang negosyo ay muling umarangkada at maraming orders ang dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito na naramdaman ni Louie na kailangan na niya ng mas marami at malaking ideas. Noong panahong iyon, ang teknolohiya ay sapat na para makapag-print ng custom pattern sa fabric. At dahil nga ang canvas ay isang fabric, si Louie ay nakagawa ng line of trunks na nababalutan ng stripe pattern. Ang bagong disenyo ay sumikat agad. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tao para maging sikat at maipakita na sila ay nakasunod sa uso. Dahil sa bagong disenyo, nahirapan din ang kanyang mga kakompetensya na gayahin ang kanyang mga gawa. Pagkatapos nito, siya ay nakatanggap na napakaraming international orders, kaya naman, siya ay nagtayo ng shop sa London. Dahil sa expansion, ito ay nagbigay ng iba't ibang customers na maging ang mga hari at mga kilalang explorers ay napabili. Simula noon, si Louie ay nakilala bilang nag-iisang designer na kung saan ang kanyang mga produkto ay makikita sa mga mayayaman at prominenteng tao. Kalaunan si Louie ay nagdesisyong maglabas ng kauna-unahang katalog para mapadali ang pag-order. Ito ay isang praktikal na paraan upang lalong mapaangat ang negosyo. Ngunit, sa parehong taon ding iyon, isang trahedya ang hindi inaasahang dumating kay Louie. Si Louie ay namatay sa kanyang tahanan sa edad na 72. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nananatiling hindi alam. Kaya naman, si George ang pumalit sa kanya upang ipagpatuloy ang hindi niya natapos na plano. Hindi na nag-aksaya ng panahon si George at siya ay nagtungo sa US para umattend sa Chicago World Fair. Dahil sa experience niyang iyon, naisip niya na kailangan niyang international sales network. At sa kabutihang palad, sa World Fair na iyon, may nakilala siya na maaaring makatulong. Ito ay si John Wanamaker. Si John ang pioneer ng concept ng department store at nakaimbento ng price tag. Pagkatapos nilang makita ni George, nagsimula siyang magbenta ng LV sa kanyang department store at siya ang naging kauna-unahan sa US na nagbenta ng brand. Lumika si George ng monogram bilang paggunita sa kanyang yumaong ama, isang mabusising pattern na may interlocking na L and V. Ang mga customers ay nagulat na makita ang monogram sa produkto. Sa paglipas ng panahon, panibagong disenyo ang lumabas. Mula noon, si George at ang anak niyang si Gaston ay pinagpatuloy ang nasimula ni Louie at gumawa ng mga bagong disenyo. Naging kapansin-pansin ang kanilang mga gawa, kagaya ng bags na ginagamit sa pang-araw-araw, the Kipal. Ang bag na lagay ng champagne, the Noe, at ang redesign ng Coco Chanel Commission na the Alma. Sa panahon ding iyon, si George ay nilibot ang buong US at tagtayo ng distribution network. Kagaya ng kanyang ama, nais niyang dalhin ang negosyo sa panibagong pag-angat. Subalit sa kasamang palad, ang history ay muling naulit. Namatay si George. At iniwang mag-isa kay Gaston ang mga hindi natapos na plano. Subalit hindi naging maganda ang pagsisimula ni Gaston. Ang Second World War ay pumutok at ang mga kontrata ay na-cancel. Walang nagawa si Gaston kundi ipasara ang lahat ng factory ng LV at mga tindahan nito. Pagkatapos ng digmaan, inatasan ni Gaston ang kanyang mga anak na sina Henry, Jax, at Claude na muling buhayin ang kumpanya. Dahil sa patnubay ng kanilang ama, ang magkakapatid ay gumawa ng mga bagong model kada taon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Gaston,
ang negosyo ay nahinto. Ang mga hard luggage ay hindi na ganun kapopular. Si Henry, Jax at Claude ay hinati ang pamamalakad sa kumpanya. Kaya naman, kinausap nila ang asawa ng kanilang kapatid na babae na si Henry para siyang pumalit sa pamamalakad. Sa panahong iyon, si Henry ay nagpundo at pinagbili ang steel company para sa mas malaking kita. Siya ay isang masigasig at matalinong tao na kung saan binago niya ang sistema ng LB na mula sa wholesale ay ginawang retail at ipinagbili sa Asian market. Sa loob ng 6 na taon, ang LB ay bumenta ng 20 million hanggang mahigit $260 million. At dahil dito, naisip ni Henry na ang LB ay isang publiko. Ito ay ipinasok niya sa stock market. Mabilis itong nasold out dahil sa pag-abot nito ng 1 million shares. Lumipas ang 2 buwan, ang stock price ng LB ay nagpabago-bago. Nagbabala ang mga analyst na babagsak ang sales nito dahil sa pagtaas ng bilang ng mga imitasyong produkto. Subalit, binaliwala ito ni Henry. Sa halip ay nagtayo pa siya ng mga tindahan sa iba't ibang panig ng mundo. Makalipas ang ilang taon, pinatunayan niya sa mga analyst na sila ay mali dahil ang LB ay halos umabot sa 1 billion ang kinita. Nakipagsanipwersa siya sa Moet Hennessy na siyang producer ng champagne at cognac na alak. Tinawag nila itong LBMH na kung saan ang goal nito ay para maiwasan ang banta ng mga tagalabas na ito ay makuha. Dahil sa pagsasanipwersa, nagawa pang palawakin ng LB ang investment nito. Subalit, nagkaroon sila ng pagtatalo ng presidente ng Moet Hennessy na si Alain Chevalier dahil sa pagnanais nitong makontrol ang buong kumpanya. Upang hindi itong mangyari, kinausap niya si Bernard upang kanyang maging kakampi kung saan pumayag naman agad ito. Subalit, natuklasan ni Henry na si Bernard ay may sariling ambisyon. Palihim na binili ni Bernard ang ilang bahagi ng LBMH at nakakuha ng suporta sa pamilya ng Moet Hennessy. Pagkatapos nito ay sinampahan ng kaso ni Henry si Bernard at sila ay nagarap sa korte. Subalit, ang desisyon ng korte ay pumanig kay Bernard at napilitan si Henry na bumaba. Simula noon ang LB ay nanatili sa huli kumpara sa ibang luxury brands at napabilang na lamang bilang smaller business at bumulusok pababa ang sales nito. Walang sino mang journalist na nagtangkang pag-usapan pa ito. Subalit nang si Yves Carcel na ang namuno, siya ay may mga bago at kakaibang idea na nagpabago sa LB. Ang kumpanya ay nag-imbita ng mga sikat na designer kagaya nila Vivian Westwood, Isaac Mizra, at Manolo Blanc upang gumawa ng handbag gamit ang monogram design ng LB para sa 100th anibersaryo nito. Simula noon, iba't ibang designer na ang kanilang inimbitahan para sa paggawa ng disenyo nito. Dahil dito, nagsimula na ulit umangat ang LB at bumalik sa dati. Isang taon ang lumipas, kinuha nila si Marc Jacobs bilang creative director. Muling binuhay ni Marc ang brand sa pamamagitan ng kauna-unahang ready-to-wear line gamit ang iba't ibang design ng The Vernice Collection na ginawa ng mga high-profile artist na si Stephen Sprouse at Takashi Murakami. Simula noon, ang company ay nag-expand sa relo, malahas at sunglasses at patuloy na naglabas ng mga iconic bags. Ang kumpanya ay pinagpatuloy ang manong-manong paggawa. Ang mga craftsman ay kailangan mag-train ng 2 taon at ang ibang piraso nito ay nangangailangan dumaan sa 300 stages bago mabuo. Sa ngayon, ang LB brand ay nangunguna sa pinakamahal na bag sa buong mundo. Ito ang kwento ng palaboy na teenager na kung saan-saan lamang natutulog noon. At ang tanging nais sa buhay ay makamit ang kanyang ambisyon at hindi makakalaing makakalikha ng multi-billion empire.